Okay, shalom, shalom muli mga kapatid at sa ating mga masugid at minamahal na taga-subaybay. Erev Tov, ngayong hapon ang ating pag-aralan ay patungkol po sa tinatawag na personal development at ito po ay bahagi ng ating pag-aral sa halakha. At ang ating reference naman po rito na ginagamit ay ang Mishneh Torah ni Rambam Rabbi Moshe Ben Maimon. At ang ating pinag-aralan ngayon ay yung nasa Hilchot Deot or the the laws on personal development. At ito yung second book ng kanyang The Book of Knowledge ng Mishneh Torah. Okay. So, itutuloy po natin ito dahil we have already started last couple of weeks yung patungkol sa personal development or the oath. And didiscuss natin, nandun na po tayo sa Halakha 6. So, in Halakha 6, it says, our sages taught the following explanation of the mitzvah. Okay. Again, anong ibig sabihin ng mitzvah? Commandment. Commandment. Okay. So, just as He, Hashem, or God, is called gracious, so you shall be gracious. Just as He is called merciful, you shall be merciful. And just as He is called holy, you shall be holy. So, in similar manner, the prophets called God by other titles such as slow to anger, abundant in kindness, righteous, just, perfect, almighty, powerful, and the like. So, to inform us that these are good and just paths. A person is obligated to accustom himself to these paths and to try to resemble him to the extent of his ability. Okay? So, ito yung halaka na nakapaloob dito sa personal development na which is imitation. Imitate yung God, no? To imitate God. At itong imitation of God ay kung ano yung napi-perceive na character niya, okay, ay or napi-perceive na character sa kanya ay yun ang ating i-emulate, yun ang ating gagayahin. Okay? At ito ay isang halaka upang ang ating personal character ay magkaroon ng development or ma-develop. Kaya nga ang pamagat ng ating pinag-aralan ngayon ay personal development or DO. Okay. So, ito ay tumutukoy sa mga traits natin. At itong mga good traits na ito, ito yung tinatawag na good paths. Sangayon po sa Torah. No? The good paths are those good traits that we are going to traverse. No? Ito yung ating tinatahak. So, sa Halakha 7, okay, actually, nasa chapter 1 pa lang tayo. Okay. Sa Halakha 7, ay sinabi, nakatala dito sa aklat ni Rambam na, how can one train himself to follow these temperaments to the extent that they become a permanent feature of his personality? Paano daw sasanayin ng isang tao na sundan ang mga ganitong temperament, no? Mga feelings, temperament. At ito ay upang maging permanente ng kanyang personalidad. Okay? Sangayon kay Rambam, sinabi niya na he should perform, repeat,
and perform a third time. The acts which conform to the standard of the middle road of temperaments, he should do constantly until these acts are easily for him and do not present any difficulty. Then these temperaments will become a fixed part of his personality. Okay? So itong mga characters daw na ito ay kinakailangan tutuparin, gagawin, no? At uulitin. At hanggang maaari ulitin pa ng ikatlong beses hanggang ang mga bagay na ito ay maging kabahagi na ng kanyang personalidad. So ibig sabihin ay na-acquire na niya ito. At ito hindi na niya mahirap na gawin dahil nasanay na o kasanayan na niya. Okay. So yun ang recommendations ni Rambam dito sa kanyang personal development book. Okay. So since the Creator is called by these terms and they make up the middle path which we are obligated to follow, this path is called the path of God. Okay. So this is the heritage which our patriarchs Abraham taught his descendants as in Genesis chapter 18 verse 19. For I have known him, referring to our ancestor Abraham, so that he will command his descendants to keep the path of God. Okay? So ito yung sinasabi doon sa aklat ng Genesis patungkol kay Amang Abraham na alam ng Panginoong Diyos si Amang Abraham na kanyang uutusan ng kanyang mga anak upang tahakin at pangalagaan iyong daanan ng Diyos. At itong daanan ng Diyos nga, ito yung mga tinatawag na good path. Ito yung mga good traits. Okay? Hindi yung bad traits. Okay? Yun ang pinatatahak sa mga lahi ni Amang Abraham. Okay? So, one who follows this path brings benefit and blessings to himself. Yung sumusunod daw dito sa daanang ito, tumatahak, lumalago sa daanang ito, ay nagkakaroon ng pakinabang, benefits, at blessings, pagpapala. As the above verse continues, so that God will bring about for Abraham all that he promised. Upang sa gayon, ang Panginoong Diyos mismo ang magbibigay kay Amang Abraham sa lahat ng kanyang ipinangako. So, ito yung blessing. Okay. So, pag tinahak ng isang tao yung landas na wasto at mabuting daan, which is the path of good traits, na tinatawag na ito ay path of God. So, meaning to say, ay tatanggap ng mga kapakinabangan at pagpapala ang taong susunod dito sa good path. Okay? So this is about developing yung kanyang character, good traits. Okay? So that ends chapter 1 ng Hilkot Diot. Okay? Chapter 1, no? Oh.